Sa March 26, 2023, nakatakdang gawin ang civil service exams. Pero sa mga hindi umabot, may susunod pong schedule na itinakda ang Civil Service Commission. Yan ay sa August 13, 2023. Ang application period ay simula May 15 hanggang June 14, 2023. Ang iba pang detalye sa CSC in action ni Chairperson Karlo Nograles. Narito po. Magandang gabi, Pilipinas. Tayo ngayon ay nabigyan ng pagkakataon upang tugunan ang inyong mga katanungan sa mga programa at polisiya ng Civil Service Commission. Ako po si Chairperson Karlo Nograles para sa CSC in Action. Question lang po, ano-ano po ang mga requirements para po makapag-file ng application para makapag-exam? Isang nakumpletong form ng aplikasyon. Ito ay ang CS Form Number 100 revised September 2016. Pwede po nating i-download ito mula sa aming CSC website. Huwag po nating ilagay ang ating pirma at kanang thumb mark dahil ito ay gagawin sa presensya lamang ng isang CSC representative o processor sa panahon ng pag-file ng inyong application. Kailangan po natin ng 4 na pirasong kasing laki ng passport size pictures na may sukat na 4.5 centimeters by 3.5 centimeters or 1.78 by 1.38 inches. Dapat po magpa-picture sa loob ng huling 3 buwan bago pag-file ng application. Bukod dito, ang larawan ay dapat colored sa isang puting background na may standard close-up shot. Magpakita po tayo ng original at photocopy ng mga valid ID natin, yung hindi nag-expire sa petsa ng pag-file ng application. Kung ang inyong available na ID ay hindi naglalaman ng petsa ng kapanganakan, magsumite po ng kopya ng inyong NSO or PSA birth certificate. At maghanda po tayo ng bayad sa pagsusulit na 500 pesos. Sir, ano-ano po ba ang scope ng examination para sa professional at sub-professional? Sa professional level, may kabuuang 170 items po ito. Kabilang na dyan ang vocabulary, grammar and correct usage, paragraph organization, reading comprehension, analogy, logic, numerical reasoning at general information. Sa sub-professional naman, meron lamang itong 165 items at bahagyang may pagkakaiba sa scope ng pagsusulit. Ito naman ay kinapapalooban ng vocabulary, grammar and correct usage, paragraph organization, reading comprehension, spelling, clerical operations, numerical reasoning at general information. Sa general information, posible pong maitanong ang nilalaman ng saligang batas o ang ating Philippine Constitution at ilang mahalagang provision na nakapaloob dito. Gayon din ang ating current events na inyong napapanood na mga balita sa telebisyon, napapakinggan sa radyo at nababasa sa dyaryo. Ang CSC exam professional at sub-professional ay parehong may English at Filipino na tanong sa pagsusulit. Paalala lang po, ang civil service exam sa professional ay tatagal ng mahigit 3 oras. At sa sub-professional naman ay 2 oras at 40 minuto. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na regional or field office ng Civil Service Commission. Ang buong listahan ng mga opisina ay maaaring ma-access sa CSC website na www.csc.gov.ph. Maaaring makipag-ugnayan sa contact center ng bayan via CSC official Facebook page, email at contact center ng bayan.gov.ph o i-text lamang ang 0908-88-16565. Bisitahin din ang Facebook page ng Philippine Civil Service Commission at ang lahat po ng CSC regional offices sa buong bansa ay may sariling FB page. Hanggang sa susunod nating talakayan, mga isyu ay tutugunan. Mamamayan muna, CSC in Action! Ako po ang inyong lingkod, Chairperson Karlo Nograles.